Ngayon nga kapatid ay nagsorry naman itong si Kyrie dito nga kay Monton na kung saan nung nakaraan nga kapatid ay pabirong tinawag ni Kyrie si Monton na liar dahil di umano ito sa pro setup na nakalagay nga dito sa Mobile Legends. Dahil kung ating ang titingnan ang ilan sa mga assassin heroes nga kapatid, ang suggested pro setup nga ay nandoon si Kyrie. At ayon nga kay Kyrie kapatid, hindi raw yon ang emblem na ibinigay niya dito kay Monton. Kaya nga tinawag at pabirong sinabi nga ni Kyrie na liar itong si Monton. At kinabukasan nga kapatid agad naman na nagsorry itong si Kyrie dito nga kay Monton na kung saan ayon nga sa mga fans ay di umano tinakot daw ni Monton itong si Kyrie. Dahil syempre alam naman natin yung ganyang bagay nga kapatid ay hindi talaga pinapalagpas ni Monton at pinepenalty nga nila ang pro player nagsasabi ng mga bagay na ganyan. Kaya naman nagsorry na nga itong si Kyrie sa pagkakataon na ito kay Monton at ito nga ang masasabi ni Kyrie patungkol nga dito. By the way guys, yesterday I said something about the emblems and mine is not yet updated guys, but the emblem set is not updated guys, but in next patch it will get updated. So I'm sorry for calling Monton a liar. No guys, Monton's not a liar guys, I was just joking yesterday. Na kung titingnan kapatid, okay na okay lang naman yung sinabi ni Kyrie. Lalo na't unang-una pa lang ay hindi naman alam ni Kyrie na sa susunod na update pa nga, ma-update yung emblem na ibinigay niya nga dito kay Monton. Kaya naman ayon nga sa mga fans ay hindi daw dapat nagsorry itong si Kyrie. Dahil normal lang daw yung reaction na ganyan ni Kyrie. Lalo na't syempre marami nga ang mga RG boys na umaasa na yun talaga ang emblem ni Kyrie. Dahil na rin syempre sobrang iniidolo nga si Kyrie pagdating dito nga sa Assassin Heroes na kung saan pinakitaan naman talaga tayo ni Kyrie, lalong lalo na nung nakaraang MSC 2023. Sino ba namang hindi gagamitin yung mga emblem na suggested nga dito sa Mobile Legends? At malalaman natin na hindi pala talaga yon ang emblem ni Kyrie at sa next update pa raw ito mababago. Yun ay kung si Kyrie pa rin yung top 1 nga sa suggested pro setup dito nga sa mga emblem ng Mobile Legends. At yan nga ang ating aabangan sa bagay na yan. At usaping Indonesia naman tayo kapatid, na kung saan mapapansin nga sa bagong lineup nitong Geek Fam Indo ay magsasama na nga itong si Baloyski at syempre ito nga si Marky sa pagkakataon na ito. Dahil may kita nga na nandito na nga si Marky sa lineup ng Geek Fam Indo. Sa madaling salita kapatid, mukhang wala nga tayong Hades na may kita dito sa Geek Fam Indo para sa susunod na season. Lalo na't sa kasalukuyan nga kapatid ay niloan ng Blacklist International itong si Hades at baka goods na nga yan para sa season 12 ng Blacklist International. Dahil na rin, dalawang manlalarong Pinoy na nga ang maglalaro dito sa Geek Fam Indo at hindi nga allowed ang tatlong Pinoy na player na maglalaro ng sabay-sabay dito nga sa lineup ng Geek Fam Indo. At kung sakaling nasa Geek Fam Indo pa rin itong si Hades kapatid, hindi nga pwedeng sumabay dito si Marky. Sa madaling salita, kung maglalaro nga itong si Marky, i-out muna itong si Hades. At kung maglalaroin nga itong si Hades ay i-out muna itong si Marky. Dahil sa pagkakaalam ko kapatid, dalawang Pinoy lamang ang pwedeng maglaro ng sabay dito nga sa MPL Indonesia. Na nangyari na nga dito sa Geek Fam Indo na maglaro nga itong si Baloyski at Hades ng sabay. At kitang kita naman talaga natin ang epekto ng dalawang yan dito nga sa Geek Fam Indo. Dahil finally nga ay nakapasok ang Geek Fam Indo dito sa playoffs ng MPL Indonesia. At talagang malaking factor talaga ang mga Pinoy na manlalaro dito nga sa MPL Indonesia. Kumbaga parang kagaya lang yan ni Kyrie.
hindi magkakampyon itong Onyx Esports kung hindi dahil syempre dito nga kay Kyrie at Coach Sheb na bumuhat talaga dito sa Onyx Esports. Pero yung mga bagay na yan ay hindi nga tinatanggap ng mga Indo fans dahil di o mano yung mga miyembro pa raw ng Onyx Esports ang bumuhat nga dito kay Kyrie nung nakaraang MSC dahilan kung bakit sila nga ang nagkampyon. Kumbaga para sa akin kapatid, parang give and take lang din ang nangyari. Maganda ang ipinakita ni Kyrie, maganda rin ang ipinakita ng kanyang kakampi dahilan kung bakit sila nga ang nagkampyon dito nga sa MSC 2023. Taliwas nga yan yung nangyari nung nakaraang World Tournament ng Mobile Legends na kung saan si Kyrie lang ang bumuhat sa Onyx Esports. Kaya naman nalaglag nga ang mga ito sa kamay ng RRQ Hoshi nung nakaraan sa World Tournament ng Mobile Legends. Sa pagpapatuloy nga kapatid, papalapit na rin ang papalapit ang isa pang international tournament na ating aabangan dahil may mga Pinoy na kupunan nga tayo nakasali rito. Ito lang naman ay yung ESL dito nga sa Jakarta, Indonesia gaganapin. At ang tatlong kupunan nga natin nakasali rito ay itong Echo Esports, RSGPH at syempre ito ngang Bren Esports na kung saan kapatid na tinga sa dalawang grupo ang mga kupunan, ang Group A at pati na rin Group B na kung saan ang top 3 lamang ang mapupunta nga dito sa pinaka-playoffs ng ESL na kung saan sobrang laki talaga ng tsansa ng ating mga kupunan lalong-lalo na nga dito sa Group A. Samantalang dito sa Group B kapatid ay may ituturing nating bracket of death na kung saan nandito nga ang isa nating kupunan na Bren Esports, kumbaga Bren versus Indo Team nga ito. At syempre nandito rin ang nag-iisang kupunan dito sa Malaysia na Todak na kung saan kung titingnan nga natin kapatid ang matinding mga kalaban dito ng Bren Esports ay ito ngang Onyx Esports at malamang sa malamang yan ay maglaro nga itong si Kyrie. At kung mangyayari nga yan kapatid, Carl TC versus Kyrie na nga ito at labanan na nga yan ng Assassin Heroes na tunay nga talagang aabangan dito sa ESL. Yan ay kung maglalaro nga itong si Kyrie dahil ang usap-usapan nga ngayon kapatid ang maglalaro daw di umano ay walang iba kundi itong si Albert. Nang sa gayon ay maipakita nga ng Onyx Esports na kahit full Indo nga sila ay kayang-kaya nila na manalo dito nga sa mga tournament ng Mobile Legends na kagaya nga ng ESL. At kung sakaling mga kalaban nga nila itong Bren Esports, kumbaga papatunayan nga nila sa mga Pinoy fans na kahit wala si Kyrie ay kayang-kaya nilang manalo. Yun ay kung kaya talaga nila manalo dito nga sa kupunan ng Bren Esports na nag-aalab nga ngayon sa mga nakalipas na international tournament ng Mobile Legends na kung saan nasa momentum pa rin at maganda pa rin talaga ang chemistry ng Bren Esports dahil na rin syempre balagbag nga ang inabot ng kanilang mga kalaban dito nga sa qualifiers ng ESL. Ganyan nga ang Bren Esports ngayon, isa rin ang Bren Esports na nakikita nga ng mga fans na magiging team to beat nga para sa paparating na MPL Season 12. Ganitong-ganito nga yung form ng Bren Esports nung nagkampyon nga sila sa MPL Season 6. At parang ganito rin yung form ng Echo bago nga sila magkampyon. Bago kasi magkampyon itong Echo kapatid ay nabuo nga itong dream team ng Echo na kung saan nakita nga na ang Echo ay magkakampyon noong MPL Season 10. Pero nabigo nga ang mga ito, pero pagsapit naman ng MPL Season 11 dito nga finally nakuha na ng Echo ang kampyonato. Ganitong ganito rin ang mangyayari dito nga sa kupunan ng Bren Esports last season. Ang ganda ng kanilang ipinakita pero kinapos nga sila pagsapit ng playoffs. Kaya naman ngayong season nakikita natin na ang Bren Esports nga ay posibleng magkampyon dito nga sa MPL PH. Yan ay kung nakapag-adjust na nga sila sa panibagong patch ni Munton dito nga sa Mobile Legends. Malakas sila bago ang patch, pero paano na ang laruan ng Bren Esports pagkatapos ng patch? Sana lang ay maganda pa rin ito para nga dito sa paparating na ESL at offline
tournament nga yan kapatid doon sa Indonesia. Dito rin natin makikita kapatid na kung sakaling matatalo ng Onyx Esports itong Brand Esports, matatawag na talaga nating malakas na talaga itong Onyx Esports. Kumbaga, kayang-kaya pa rin talaga nito na makipagbalagbagan dito nga sa Mobile Legends. Pero syempre, kung ang Blacklist International nga ay na-outdraft nung nakaraang MSC 2023, hindi siguro ma-outdraft itong ang si Coach Daki dahil mautak nga talaga itong si Coach Daki sa pagko-coach dito sa Brand Esports. Minsan na nga pinatunayan ni Coach Daki kung gaano siya kalupit sa pagko-coach, lalong-lalo na nung M2 na kung saan nagkatalo lang talaga sa draft yung laban nga ng Brand Esports versus Burmese Goals, at yan ang ating aabangan dyan. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.